Ayan, guys. So, ito yung Umeda Sky Building. And picture kayo dito. Take niyo opportunity si Katian. Hala, ito na yung mga nakikita ko sa vlog. Ayan. Napakainit. Kitang-kita na yung Osaka Castle, oh. And I have time. Para kita niyo yung first reaction ko sa unang tingin ko sa Glitos Island. One, two, three. Hello guys! I'm back again with another video and guys, today is our first day, parang first full day natin dito sa Japan. And guys, ngayon, hindi natin sasayangin ang araw natin at magsisimula tayo sa pag-explore ng Osaka with Osaka Amazing Pass. And guys, itong Osaka Amazing Pass, ito yung pass nila na kapag ina-avail nito is magkakaroon kayo ng unlimited ride sa metro, sa subway. And guys, mayroong mga free facilities o free tourist attractions kapag pinresent nyo lang tong mismong card na to. Ngayon, tara na! And guys, ako nga pala, bago ko makalimutan is in-avail ko nga pala itong Osaka Amazing Pass sa Klook. So guys, yung link ilalagay ko dyan sa ibaba. And if ever nabibili kayo, use my code PAULIVAN5 off para maka-extra 5% off discount kayo sa total bill nyo. And guys, mayroon yung minimum purchase of 2,500 pesos nga pala and maximum of 500 pesos discount. Kaya if ever na maximum ninyo na yun, is gumamit na lang kayo ng iba't ibang account para ma-maximize nyo yung discount. Gamitin yung mga sa travel buddies nyo, sa family nyo, and friends. Ngayon, let's go and explore Osaka. Ay guys, ito nga pala. Ito nga pala Hotel Tarayo, Osaka. Ito nga pala yung hotel ko. First hotel ko to kasi medyo madami kong hotel hopping na gagawin ngayon. So ito, isa siyang capsule hotel na premium. So guys, i-check nyo na lang yung previous video. Quick video lang yung ginawa ko dito. So if you guys want, binuo ko dito sa Klook and again, use my code para maka-discount kayo. Maganda to guys, promise. And ang tahimik niya. And maganda yung facilities niya. And kahit hindi na kayo magdala dito ng mga shampoo, body wash, and etc. Good na. Guys, ang init niya dito sa Japan ngayon, parang Pilipinas lang. And di ba nga, yung August nila and September, yung transition pa lang from mismong summer to autumn. So yun guys, ang init. Ngayon, ang pupuntahan na muna natin ay ang Glico Sign. And guys, malapit lang yun dito sa hotel ko. Parang 10 minutes walk lang. And much better kung mga winter kayo magpupunta kasi hindi talaga kayo papawisan. Pero kasi ngayon, kahit anong galaw na gawin ko guys, pinagpapawisan ako kung summer nga. So siguro yung pag-explore dito sa Shinsaibashi area, hindi ko na muna gagawin ngayon since dito naman ako nakastay sa area na to. And guys, sa pansinin nyo, yung mga nasa paligid, either Halloween stuff, saka mga summer stuff, which is yung parang wet wipes na ipapahid nyo sa katawan nyo, tapos lalamigin kayo, ganun yung mga dinidinda dito, nakakatuwa. Sa atin kasi walang ganun, di ba wet wipes sa atin ginagamit para sa, you know, ganun. Dito guys, mayroon silang wet wipes na para mas malamigang kayo. Cool. So guys, ngayon i-try natin mag-train. Grabe, i-train pa. And guys, mag-train na muna tayo. Then pupunta tayo dun sa Namba. Like one station away lang naman to. Pero kasi guys, super init talaga. Hindi ko kaya. Eh, magpipicture-picture pa ako. Di haggard na ako mamaya. And dito lang naman tayo. For Namba lang naman. Ayan, andito na tayo sa Namba Station ulit. So if ever na nandito kayo, is doon kayo mag-exit sa exit 25. Yun yung pinakamalapit na exit doon sa mismong Glico Sign. So guys, so tingnan nyo. Paglabas ko dun sa exit 25, meron dito yakiniko. Like kakain tayo dyan. Mag-picture lang muna tayo dun sa Glico Sign kasi madami ng tao mamaya dun. Diyos ko! Napakainit! Tumawid na muna tayo dito sa pedestrian and let's go there to that side. Oh! Mayroon na naman palang labasan dun sa kabila. Bakit si Google Maps dito ako dinala? Ayan guys, mas maganda pala dito na lang kayo mag-exit sa exit number 14. Ayan, dito na mismo yung sa side na to. Hala, ito na yung mga nakikita ko sa vlog. Guys, masarap daw dyan. Yung ramen na yan. Ito may dragon na to. So dito lang pala yung matatagpuan. So dire-diretso na lang muna natin to siguro. Kasi dun naman tayo sa Glico Sign. Ayun na, takoyaki oh. Wow! So kung nagtataka kayo bakit Glico Sign muna yung inuuna ko and bakit di ko na muna unahin yung Amazing Pass kahit around 10 o'clock na. Kasi guys, gusto ko mag-picture dyan kasi gusto ko na mag-upload na nandito ako sa Osaka. And kasi guys, kapag ka nasa Osaka kayo, is yun yung unang-unang parang mag-a-identify na nandito nga kayo, which is yung Glico Sign or ito. Yan, so mag-picture tayo dyan. Ayan, nararamdaman ko na nandito na tayo kasi ayun, madami ng tao dun eh. Ayan, di ganyan, nagpo-post na sila. So ibig sabihin, nandito yung Glico Sign sa side na to. And guys, tignan natin. Makikita niyo yung first reaction ko sa unang tingin ko sa Glico Sign. 1, 2, 3. Yay! Glico Sign guys! So guys, nakakatuwa. Nakapag-picture na ako dito sa Glico Sign. And guys, dito sa area na ito yung crowded sa taas. Dito guys, hindi ganong crowded. Hindi kayo dito mag-picture. Kasi dito yung monopod or tripod niyo. Tapos ganyan. Isipin niyo, yaan yung magiging view. O diba?
Napaka gandang view, solong-solong nyo. Or guys, doon sa baba, pwede doon. Ayan guys, pwede kayo dyan sa baba mag-picture o diba, solo nyo dyan. Then ayan, dito kasi crowded dito sa area na to eh. Maganda din naman dito sa Kadjaan. Alam nyo, sakto lang yung punta natin na around 10 a.m. Syempre mas maganda kapag ka mas morning. Kasi guys, nagiging crowded na yun. Dito crowded na, and crowded na din dyan after na picture ka. Grabe, thank you Lord for the wonderful shot. Alam nyo guys, sarado pa kasi, pero dito, isa to sa mga place na maganda mag-picture aside from dito, at doon sa taas na sinabi ko sa inyo. Dito guys, sa area na to, ito yung shot niya, ayan, papakita ko dito, yan, yung likod niyan, ganun yung itsura, kaya lang sarado kasi siya yo. Hindi tayo makakapag-picture dyan, maganda dyan guys, punta kayo pagbukas. Alam nyo, ngayon ko lang guys na realize, wala pang nagsasabi sa amoy dito sa area na to. Medyo mapanghi pala dito guys, so yun lang, gusto ko lang malaman nyo na meron din ganong side dito sa area na to. Kasi ang ini-imagine ko noong una parang amoy cherry blossom. Pero hindi naman pala, pero okay lang din naman, tolerable naman. Hindi naman tulad ng mga ibang napunta natin sa ibang bansa. So yan, ngayon mag-breakfast na muna tayo, dun tayo bumalik sa Yakiniku Light. Kasi guys, gusto ko ma-experience yung Yakiniku Light. Mayroon ganun dun sa Pilipinas, pero gusto ko kasi, sabi ko sa sarili ko, first time nakakain ako sa Yakiniku Light, gusto ko sa Japan, hindi sa Pilipinas. Wow! Ngayon ko na na-realize, isang malaking gitara pala tong building na to. Ano siya? Namba Hips. O, diba? Okay, so andito na tayo ngayon sa Yakiniku Light! Ayan! Ayan guys, so perfect for introverts! Ayan guys, first time na natin maglalagay. Okay, simulan na natin! Okay guys, so nagluluto na ako ngayon. Pinadahan-dahan ko siya kasi kukunti lang ito. Hindi naman ito unlimited. Ayan, may hinaan pala dito sa gilid guys. Merong controller dito ah, forever na gusto niya hinaan pagka kumain kayo. Ay, natulog! Tignan niyo, natulog! Okay, ito na ako sa pinaka-struggle ko eh. Ang mag-chopstick sa rice. Kasi guys, marunong ako mag-chopstick pero sa noodles. Pero kapag sa rice, hindi ako marunong. Like, marunong pala ako. Pero konti lang yan. Kapag yung butil-butil na lang, hindi ko na kaya. Ang sarap! Sarap rice! First chicken ko yun. Ang sarap! Ayan, meron dito kung gusto niya ng garlic. Ayan na. Kung gusto niya ng miso. Diba? Guys, thank you. First time. Sige, nagpaturo na ako kay ate guys. Nakita niyo. Nakaya. Ayun guys, di ko alam kung saan natatak. Doon ko nang tinatakta. Ngayon, nandito tayo ngayon sa Namba Station and maghahanap ako ng guard pagkatanong ako kung merong claimant dito ng Osaka Amazing Pass. Kasi kung wala dito, may alam ako, Ibion Main Store. So, ayan guys, ilalagay ko dito sa baba yung pangalan. Pero kung wala, ay doon talaga ako mag-claim. Ngayon, pupunta ako dito sa Nankai area. Nakita ko doon sa mismong clock, ayan, nakalagay dito na may claimant daw dito sa second floor. So, hanapin natin yun. Para, di ba, hindi na tayo lalabas. And, medyo tanghali na. So, sasaktin ko na lang itong afternoon sa pagpunta ko sa mga ibang mga tourist spot na nandun sa Amazing Pass. So, if ever na hindi ko matatapos ngayon, magdadagdag ako ng mga pupuntahan ko para bukas. Para bukas na lang tayo magpupuno ng time. Kasi super pagod talaga ako kagabi. Kaya medyo late ako nagising. So, yon. And hanapin na natin. Ayan. So, dami kasi talaga mga nilulusutan. So, nagtanong na ako sa guard and sinabi niya is number 4 daw. So, dito tayo sa number 4 lalabas. And doon yung mismong claiman itong Osaka Amazing Pass. Grabe, super daming tao dito, guys. Let's go! Ayan, so malapit na tayo. Nakita ko na itong Takashi Maya. So, dito yan sa side na to siguro. Let's find. So, ayan guys, commuter passes inside JTB. So, ayan, dito ko i-claim. Ayan, so dito guys. Dito natin siya i-claim. Finally, nahanap din natin.
Ayun guys, so dito ko siya i-claim. Rapid kayo, super dami. Dito din yung Kansai True Pass. And then, 2-day pass. And napakadami dito mga maps. Ayan. If ever na may gusto kayong tignan within Japan, pwede. Ayan guys, finally nakuha ko na aking Osaka Amazing Pass. Grabe, pinahirapan ako nito. Medyo nalito ako at naligaw dito, ha. Okay, nandito na tayo ngayon sa Umeda Station. Then pagka pumunta kayo sa Umeda Sky Building, mag-exit kayo sa exit 5 or 6. Ayan, tignan nyo lang. Ayan, exit 5. Tapos dun kasi yun sa North Gate. Ito yung nadaanan nyo kapag ka sa exit 5 kayo lalabas. So may escalator dyan. Then let's go up. Ayan guys, patungo na tayo dun. Yun ba yun? Hindi ko alam kung yun yun. Pero dito tayo dinadala ng Google Maps. So tumawid na tayo dito. So guys, yun nga, yun yung kanina yung tinuturo ko. So hindi ko kasi siya nakilala kasi ang alam ko may butas na ganito. Eh hindi ganyan yung view kanina. Ayan guys, so ito yung Umeda Sky Building. And alam nyo, yan, free yan kapag kami Osaka Amazing Pass. But kapag ka 4 PM onwards is 30% off na lang yan. Kaya magpunta kayo dyan before 4 PM. Ayan yung instruction guys. So nandito tayo sa floor 1. So mag-escalator tayo papunta sa 3. Then sa 3 mag-elevator papanik sa 35th floor. Sa 35th floor mag-escalator papanik sa 39th floor. Then yung doon yung observatory ticket counter. Ayan guys, tingnan nyo nakalagay dito. There's a ticket office sa 39th floor. Tapos ito yung business hours nila. 9:30 to 22:00 lang. Last admission 22:00. So, punta tayo sa 39th floor. Medyo madaming tao, guys. Sana makakita tayo ng shot na maganda dun sa escalator. Ang taas, guys. 18th floor pala. Ako pala sa pagkakas. Ako! Ano nang utot? Ganda, guys. Sky above. Ito yung escalator. So, guys, nakapag-picture ako dito. Mag-video na lang ako ng pababa. So, ito yung mga shots. Diba ang ganda? Mag-picture kayo dito, take niyo opportunity, sikat yan. And ayan, nandito na tayo. Ayan guys, pa-present natin tong Osaka Amazing Pass. So pwede din kayo bumili dito ng tickets, but kapag kasi may Osaka Amazing Pass, is ma-free nyo na yan until 4 PM. Hi! Ay, wait. Ayan, let's enter! Wow, yun lang pala yung makikita muna dito. Ito pala yung name niya guys, Kuchu Teying. So yan, hinahanap ko nung una kasi yung Umeda Sky Building. So yan pala yun. Kasi baka mamaya mamali kayo ng tingin yung mga signs kasi nayaan yung nakalagay na pangalan. Eh hindi ko pinapansan kasi feeling ko is hindi siya yun. So yun naman pala. Ayan, dito if ever na gusto niyo bumili ng heart lock, hindi ko alam kung magkano. Andun yung price, check natin later. Ano nakalagay dito, in order to get the padlock, a reservation is required in advance. So, hindi naman tayo din kukuha niyan. So, kailangan nyo mag-reserve if ever na interesado kayo. Ayan! Ang dami mga sky, oh. Sky Geometry, Sky Monument, Sky Terrace, Sky Legend, Sky Gate. Ano to lahat ng mga sky na building, like yung matataas? Oh! Hindi ko alam kung anong mga types to. Ala, for sure sa Indonesia to. Napunta ako dito. Ay, hindi pala. Sa Java, Indonesia pala siya. Pero ganyan kasi mga style dun. Oh, at least tama yung country ko. Ayan, meron din ditong mga coffee. Ayan, if ever na gusto nyo. And craffle, ice cream. Ayan, may coffee shop dito if ever na gusto nyo mag-drinks na ganyan yung view. Ganda, no? Sana all! Ayan, may pinasukan ako. Ito yung story ng Umeda Sky Building. Umeda ba ang Umeda? Correct nyo na lang ako, guys. Ayan! Tapos ko dun tayo sa escalator na yung dumaan kanina. Yun, nakakalula. Diyos ko, Lord. Ayan, ngayon, mapalik tayo dun sa skywalk. And ito. Ayan, dito. Stairs lang pala. Walang elevator escalator. Meron pala. Ayan, guys. Ito yung itsura dito sa skywalk. And share ko lang sa inyo, kapag pupunta kayo dito, i-check nyo yung weather. Kasi kapag umuulan, sinasara to. Kasi baka mamaya matamahan kayo ng kidlat dito or what. Ganyan, at least alam nyo na. Ayan na, makikita din dito yung dalawang escalator. Yung papanik, tapos yung pababa. Diyan maganda mag-picture guys if ever na mag-shot kayo. Mag-shot kayo dyan. Saktuhin nyo na wala kayong kasunod para maganda at walang photo bomber. And guys, look. Dito, pwede din kayo dito mag-dikit ng mga ano, mag-padlock pala. Ayan. Sa side na to yun. Tulad ng pinakita ko sa inyo kanina kung saan bibili.
And unfortunately, by reservation yung ganyan. Kaya kung gusto nyo guys, magpa-reserve kayo. Actually guys, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na ako sa Japan. Napakabilis kasi ng mga pangyayari. From energetic, tapos bigla naging emotional. Like, kasi super bilis talaga. Like, monthly kung saan ako napupunta. Kaya thank you so much for supporting me dito sa YouTube, saka sa TikTok. Hindi ko naman ito mapupuntahan, hindi din dahil sa inyo guys. So, maraming salamat. So, lahat ng bansa pupuntahan natin as long as kaya natin. So, yun. Ito yung view ng Osaka. Binisipin nyo, next time, pupunta naman tayo ng ibang prefecture. Prefecture, tama. I mean, parang Kyoto, Tokyo, etc. Diba? Kapag ka talaga mga nandito ka sa mga ganitong klaseng observatory deck, nakaka-relax tapos ang sarap mag-emote, no? So, kasama to guys sa Osaka Amazing Pass if ever. So, yung link nasa baba. Free nyo itong makukuha. But, pagka pumunta kayo dito ng 4 PM onwards, hindi na. So, yun. Ayan, ngayon nakababa na ako from there sa itas. Tapos may nakuha ko na paper. Binibigay ito kapag pumasok kayo. Art Museum is free by Osaka Amazing Pass and E-Pass. So, puntahan natin ito, sayang. Ang nakalagay dito is Tower West daw siya. Kasi guys, ito umedit the sky building. Sa Tower East siya. So, sa Tower West tayo pupunta ngayon. Ayun ang nakalagay dito. 3D siya and required time na kailangan yung i-google daw dito is 10 minutes. Puntahan natin. And ang pupuntahan lang naman natin ngayon is ito. Tapos, isang museum dito pa. Plus, yung tawag doon, HEP5 Ferris Wheel. Yun lang naman. Then, i-explore na natin Dotonbori mamayang gabi. Ganun lang yung schedule natin for today. Ayan guys, so sa elevator, i-click nyo to. 27th floor, Koji Kitutani Tenka Art Museum. Ayan guys, kita nyo. Koji Kitutani Tenka Art Museum. Let's go. Ayan guys, so 100 yen ang bayad. Kasi hindi pwede backpack sa loob. Ganyan pala maglagay. Papasok nyo muna yung bag, tapos yung yen, ihuhulog nyo. Then, ayun, ganun yung susi. Medyo kinain ako at first time ko. Malamang pala guys. Kala ko maliit lang. Wala ko pala museum. Kaya naman museum, may sabihin malaki. No? Maganda yung mga nandito. Puro mga parang abstract. I mean, parang ang hirap i-identify yung iba. Kung ano yung meaning, ganun. Depende na lang talaga sa imagination mo. Ito gumagalaw. Ito, Mount Fuji, Two Dragons. Yun yung nakalagay. Soon, pupuntahan kita Mount Fuji. Guys, nakalimutan kong puntahan pala ngayong araw yung Osaka Castle kasi yun dapat ang unang kong pupuntahan. Then next pa lang yung sky building na to. Then after nito yung HEP5. So, pupuntahan ko na muna yung HEP5 kasi katabi naman na nito yun. Malapit na lang dito sa area na to. Then after nito, didiretso na ako dun sa Osaka Castle. Like, kahit okay lang sa akin, kahit parang pa-sunset na dun or what, basta mapuntahan lang natin siya kasi tomorrow, meron tayong mga nakaibang set aside na mga pupuntahan para ma-maximize natin yung araw ngayon kahit medyo naligaw-ligaw tayo sa pagbuha ng Osaka Amazing Pass and etc. A few moments later. Guys, may problema. Naiwala ko yung Osaka Amazing Pass ko. Ay, stress! 2 days pa yung validity nun. Like, kakukuha ko na sa kanya kanina din. Naiwala ko na ngayon. Kaya ngayon ang gagawin ko, either iniisip kong bibili na lang ako ng 1 day then whole day ko siya bukas or 2 days para magawa ko na ngayon yung Dotonbori. Na-stress talaga ako. Kaya lang kasi kapag hindi ko naman siya ginawa ngayon, ang mangyayari ay parang sayang yung araw, 2 o'clock pa lang oh. Sige, bibili na nga ako ng 2 days. Na-stress ako guys, first time ko makawala ng ganong klaseng pass. Ayan, buti na lang guys, kabisado ko na. Thank you Lord, pinakabisa mo sa akin kasi feeling ko alam mo na maiwawala ako. Maraming salamat! Okay guys, so nakabili na ulit ako. So, bye-bye, 1,400 pesos. Grabe ko, ano yung tinipid ko dun sa una? I mean, di ba dapat makakatipid dito? Parang ganun lang din na gastos ko. Kasi bumili ko ng 2 piraso eh, na para sa akin. Ay, naku, lesson learned! Dun sa Taiwan, ako yung nawala. Dito sa Japan, ako yung nakawala. Galing! Pero guys, sa mga nanonood, huwag na akong pagalitan kasi ang hawak-hawak ko kanina. Ganito kasi hawak ko, oh. Like ganyan yung pagkakahawak ko. So feeling ko, na-slip siya. So bumabang ganon. Kasi ganyan lang eh. So ngayon, sa wallet ko na siya ilalagay para hindi na mahulog. At ngayon, itutuloy natin ang ating trip.
Kasi diba, naalala nyo doon sa previous video kung nakikita nyo at napanood nyo ay naiwala kayo sa Amazing Pasko. So ngayon, sisimula ulit tayong gamitin yon. At ang ating target na puntahan ngayon is ang Osaka Castle, yung Gotenbori Cruise sa gabi, tapos yung Hep 5. Doon tayo magpapasunset. Kaya ngayon, let's go! Oo nga pala, diba galing ako doon sa Namba. So ang sasakyan nyo, papunta doon sa Osaka Castle nearest train station is magmimido Suji line kayo. So from Namba is one stop papunta sa Shinsaibashi. Then after nun, magpapalit kayo ng line which is doon sa Nagahori line. Tama ba? Ayan, Nagahori, which is yung color green. Then yung green na yun, dito sa Shinsaibashi, papunta na yun sa Monoromiya, which is yung nearest train station sa Osaka Castle. Ayan! Lalakad tayo ngayon papunta doon. Alam nyo, yung mga lines dito o yung mga train stations dito, akala ko medyo complicated. Sure, hindi naman pala. Ang complicated lang is yung mismo loob ng train, madami lang mga papasukan. Pero pagka nalaman mo lang, natutunan mo na, hindi ka na malilito. Tulad ngayon, kabisado ko na nung una nalilito ko, but now, medyo-medyo, alam ko na rin naman. Itong area lang na to ah, so hindi ko pa rin alam kung doon sa Kyoto, Kobe, Nara, saka Hiroshima, kung maliligaw ako. Ayan, Nagahori line. So, andito na tayo sa Morinomiya. So, exit 3B. Doon yung Osaka Castle Park. Guys, so nabasa ko online, if ever napupunta kayo dito, hanggang 5 PM lang yung mismong park or yung mismong castle, ba tatanggap sila ng papasok hanggang 4:30. So, medyo higpit yung ating pagpunta ngayon ulit. Kasi nga, di pa nga, nawalan nga tayo ng Osaka Castle, ay Osaka Amazing Castle. Let's go! Ang galing! Kapag kasineswerte ka nga naman, umuulan! Wow! Kitang-kita na yung Osaka Castle, oh! Tingnan nyo guys, sa first time ko makakita ng ice cream truck dito sa Japan. Ang clean tignan. Tapos yung park dito, oh. Look! It's so clean! Very Japan vibe na nga. Ito po yung mga sinasabi sa vlog guys na malayo-layo ang lalakarin bago makarating dun sa mismo Osaka Castle. Pero may mga nakikita ako dun sa mga vlogs na parang merong sasakyan na parang alam niyo yung sa mall o kundi sa mga ibang parks sa atin na parang merong parang siyang golf cart. Basta parang ganun na sasakyan dito na may bayad ng 300 yen. So kapag ka nakakita akong ganun, either pabalik or papunta, depende kapag kapagod na ako, kagaganun ako. Ayun guys, tingnan niyo yung parang river sea. Hindi yan sea. Ewan ko, basta parang ilog dito, ayan. Punta tayo ngayon doon sa castle. Ayan guys, ito yung sabi ko sa inyo. Ayan, sasakay tayo dyan mamaya. Kung magkano man yan. Tignan nyo kasi napakadami pa nilalakad pala dito. At guys, umuulan ha. Tapos hindi ako nakapagdala ng payong. Pero kainit pa din. Ayan guys. Ay, ba't binabasa ako? May free water activity dito. Ay, huwag niyo akong basahin, kuya. Ayan guys. Nandito na tayo ngayon sa Osaka Castle. Ayan, 4:07 PM pa lang. Grabe, tignan niyo, pawis na pawis na ako. Ang pakainit kasi talaga ngayon dito sa Japan. And pangakaabot pa tayo sa Osaka Castle. Ayan guys, online kapag wala kayo Osaka Amazing Pass. So, pag may Osaka Amazing Pass pala kayo, hindi niyo na need mag-line doon. Tulad nito. Ayan, pwede kayo kumuha ng ganyang guide. Ay no, meron ako nakita ditong well roof. Ano to? Tingnan natin. Lalim. Okay, panik na tayo. Ayan. Let's go up. Ayan na guys yung castle. Ayan guys, ito yung tsura sa loob ng Osaka Castle. Ayan. O, diba? Ayan guys, andito na ako ngayon sa observation deck sa Osaka Castle. Ayan yung itsura oh. Tingnan nyo ang clear dun sa baba oh. Ang cool. And ayan yung place na kung saan maganda magpicture sabi sa TikTok. Ayan, kapihan daw yun guys. Ayan guys, dito sa baba meron kayong makikita na souvenir shop. Ayan oh. Mga things na parang pang Osaka Castle. Ayan, makikita nyo. Medyo mahal siya yung 800 yen. Ay, 8,800 yen pala. And then, dito yung mga small stuff. Pwede kayo bumili dito. Hello guys! So, ayan, nandito na muna ako sa baba ng Osaka Castle. And after nito,
is pupunta na ako na Hep 5 Ferris Wheel. Grabe, nagpapahinga lang ako saglit kasi guys, pagod na pagod ako and super init. Ang layo pala ng Lakarin dito pagka dito kayo pupunta sa Osaka Castle Park, tapos Osaka Castle mismo. And napakadami guys itong crow. Alam niyo yung sa mga cartoon saka sa mga movie na nilalagyan ng scarecrow. Ang tapag dito. Super. And medyo konti na nga yung tao dito ngayon. Tignan niya kami kung konti naman sila. And nakapag-picture naman ako dito. And hindi ko alam kung ngayon ako maayos sa picture na maya-upload. Ganun. So, let's see na lang. Ang galing guys. So, mayroon din palang Japanese fried chicken. Nakala ko ano lang. Yung Korean fried chicken. Then, syempre yung sa atin. Na parang specialty. Ganun. Magkano yung price? Check na natin. Oh, 1,400 yen, 1,000 yen, and 1,500 yen. Ayun guys, if ever na gusto niyo na magandang shot doon, like yung hindi dun sa ginawa ko, pwede kayo dito magpunta sa Rooftop Terrace Cafe, dito sa Bluebirds na to, doon sa taas na yon, doon located yun, and isipin nyo, andiyan kayo, tapos ayun yung mismong background, diba? Pwede nyo gawin yun. Ayun guys, ito yung if ever na gusto niyo sumakay. Kaya lang walang mga tao eh, if ever gusto ko sana sumakay, kaya lang pwede mong mag-isa lang nasasakay dyan. Tangin natin kung magkano. Ayun guys, 300 yen pagka-adult, kapag ka-child naman is 200 yen. So yun yung presyo dyan, para ihatid na kayo dun sa mismong train or whatsoever. Ayun guys, bago tayo bumalik mag-Starbucks na muna tayo. Kasi super init na talaga ako, hindi ko na kaya. Like, ang sakit na ng ulo ko sa init and etc. Ayun guys, in order ko yung matcha tea latte, 25.90 yen. Ayun guys, dumating na yung order ko. Tapos tignan nyo, ang cute dito. Like, kukunin nyo to dun sa counter kung gusto nyo na extra sugar syrup, tas stirrer, tas ito. Grabe, talaga nasa Japan na nga talaga ako, may mga ganito na. So guys, ayan, ginabi na tayo dito sa mismong Osaka Castle. At ngayon, pupunta na natin yung Hep 5 Ferris Wheel. Grabe, medyo matagal-tagal din tayo nag-rest dito. And actually, isa din naman yung sa reason kung bakit gusto ko na parang gabi. Kasi diba, parang kapag ka sa observatory, de kapag ka nagpupunta ako, medyo tanghali, tirik yung araw, ganyan. Ngayon naman, ang gusto ko yung city lights yung makikita ko sa Ferris Wheel. So, yun yung reason. Kaya hinilik din siya. And after nun, tignan natin kung may available pang slot doon sa Dotonbori River Cruise. Kasi yun naman ang next after nitong Ferris Wheel. Ayun guys, so andito na tayo ngayon sa train station ng Morinobuya. So, ito yung mga sasakyan yung train papunta naman dun sa Umeda o dun sa F5 Ferris Wheel. So, patayin na lang natin. Then after nito kasi mag-change pa tayo ng line. Ano kasi ito eh, green line. Parang yellow-green line or green line itong Nagahori line. So, lilipat pa tayo ng isang line. Okay guys, so dito na tayo ngayon sa Umeda Station. So, exit 2. Sabi nyo sa Google Maps, exit 2 ang ating lalabasan papunta dun sa F5 Ferris Wheel. Ayan. Tignan nyo lang yung mga signs tulad nito. Ayan, nakikita nyo yan. Patahin nyo lang dyan. Tuturuan ko kayo sa pagbabasa. Di ba guys, 4 to, tapos ito 1, tapos may tuldok-tuldok 3. Ibig sabihin nun, 1, 2, 3 yun guys. Hindi lang pinagsama-sama dyan yung number. I mean, hindi lang sinabi dyan lahat ng number, but dito tayo. Wala ako nakikita sa mga sign na nakalagay na dito sa 5. Pero sabi sa Google dito daw. Saan ako magtitiwala sa mga sign dito o sa Google? Okay guys, nag-desisyon na ako, magtitiwala ako sa Google. So, pag minali ako ni Google, ikaw may kasalanan, Google, hindi ako. Sabi na, pina-playtime ako ni Google eh. Guys, sinearch ko, mayroong mas malapit pang exit dito ako pinalabas. Ay, naku, Google la, Maps! Ito ah, tip to guys. Sabi din ng mga ibang vloggers sa mga napapanood ko, hindi accurate yung Google Maps kapag ka nasa loob ka ng train station sa ilalim o sa ibaba. Pero, okay lang. Ayun! Ayun yung hot pipe. Kita ko na. Let's go. Ayun guys, nakikita nyo ba? Ayan, dyan tayo pupunta. Wait tayo dun sa kabila. Kasi dun pa sa kabilang side yun, dun. Finally, nakita ko na. Ito na yung hot pipe. Ayun yung hot pipe yung Ferris Wheel sa taas. Let's go! Ayun guys, yung hot pipe oh. Laki niya. Saan kayo papasok dito? Ayun guys, hot pipe! Saan kaya entrance? Dito kaya? Kung bukas kaya to o dito sa kabila? Okay, dito tayo pumasok. Para sure. Feeling ko na bubukas to. Pag dito bumukas nakakahiya. Open. Ayun, bumubukas. Open ulit. Ayun. Ah, so mall pala guys yung F5. Ngayon ko lang alaman. Ah, sa taas sa floor. Okay. Noted! Ayan guys, so papanik tayo. And tignan nyo to, may malaki ditong fish. Uso talaga sa kanina yung mga malalaking mga figurine. Figurine! Yan. Ano ba to? Salmon ba? Kung nasa likod ko. Panik tayo sa taas. So guys, nagtanong na ako sa mga security guard. 7th floor daw yung Hep 5 Ferris Wheel. Doon daw located yun.
Natatakot ako, napakatataas ng mga hindi ko escalator. Ayan guys, ito yung itsura. Dito yung ticket. So, let's go! Representan natin dito yung Osaka Amazing Pass. Medyo mahaba guys yung pila. And ayan, yung mismo mga F5 Ferris wheel. Ah, mabagal lang. Ilang kaya maximum each bilog? Pero for sure, hindi ako makakapag-solo kasi napakadaming demand. I mean, nataas yung demand. So, may kasama ako for sure. Kasi public too. Ayun na guys, malapit na tayo. Tignan yung daming tao sa labas. Actually, medyo mabilis lang naman yung pag-ikot niya. I mean, yung pag-abante ng mga tao. Kaya lang, so far wala akong nakikita solo-solo sa loob. Parang couple or friends, groups, ganun lang nakikita ko. Family, walang single. Ayun guys, may nakita akong isa lang siya. So, pwede. Okay guys, pwedeng solo dito sa loob. And guys, solo ko siya. Actually, ngayon lang ako nakapag-ferris wheel na solo ko yung loob. Kasi normally, lagi may kasama pagka-public na ganito. So, at least, solo natin. And guys, ang lamig dito sa loob. May aircon pala siya yun. Look. Ayan. Andito yung aircon, ang lamig. Lamig, nakakatawa. Sulit. Dito pa lang feeling na sulit na yung Osaka Amazing Pass. Kasi guys, nililig ako sa mga ng mga ganito. Yung mga kahit ipapanik ka sa napakatataas, basta mabagal lang. Ganun. Yung mga roller coaster, ganun. Picture tayo na kaya. Tignan nyo, ang ganda ng view. Railway. Railway. So, yan guys. Mamaya feeling ko kapag nasa taas-taas na tayo. Medyo mababa pa kasi. Wala bang ilaw man lang? Paano ko makakapag-picture kayo? So, parang feeling ko picture ko dapat dito. May flash, ganun na to. Makakatuwa naman, ito yung... Guys, so far... Ito yung Ferris wheel na super lamig sa loob. Grabe, kudos. Kudos sa F5 Ferris wheel. Kasi mga ibang Ferris wheel na sasakyan ko, either open, or walang pa-aircon, gano'n. Ito may budget, kahit free siya sa Osaka Amazing Pass. And again, if ibigay ng Osaka Amazing Pass, yung link po nasa ibaba, pwede nyo gamitin para meron kayong discount. And use my coupon Ivan5 para meron kayong additional 5% discount na pwede nyo magamit sa lahat ng mga nakabili sa group, mga flights, hotels, and activities. Take off guys, minimum purchase of 2,500 pesos plus maximum capping ng discount is 500 pesos. Kaya ever kung madali yung blend, iba't ibang account ang gamitin nyo. Okay? Hila! Ayun guys, nasa likod lang ako nakatingin, meron nga pala itong kabilang side. Ayun, no, tingnan nyo, yung Don Quixote, oh. Yan nga yung Mega Don Quixote, isa-search ko nga. And if ever guys, pupuntahan natin yan para ma-explore. Alam nyo guys, ang naiisip ko kapag ka ganito, paano kapag ka kunyari, biglang maputol to, no, tapos biglang tayo bumagsak. Let's go. Yan, oh. Alam tao kung nasa nga kabilang. Alam tao! Alam tao guys. May flash nga pala ako, hindi ginagamit kanina. Ayan yun. Kita niya? Okay guys, dito na tayo sa baba. Ayan, nakikita niyo mga tao dyan. Parang 10 minutes din ako sa taas. So, let's go! Baba na tayo. Then, punta na tayo sa Dotonbori area. Guys, so, labas na tayo. Tingnan niyo, ang dami ng tao ngayon. Yun talaga yung swerte sa atin, no? Pagkatapos natin, biglang dumadami yung tao. At least, diba? Ayan, andito na tayo guys sa Namba Station. And itong Namba Station, this is the closest papunta dun sa Dotonbori. So, exit 40 na nga hanapin natin. So, always look for the sign. So, ito. And makikita nyo. Nakalagay dito 14. Then, ayun na naka-specific. 14, Dotonbori. Let's go. Ayan, number 14. Ayan, so, Osaka Amazing Pass. Lipit tayo ng ticket for 2 days. Ayan, Dotonbori. Ayan guys, so tigyan nyo. Ganyan yung sasakyan natin. So hahanapin ko lang kung saan yung saka yan. Hanggang dito sa area ng Dotonbori, oh. So guys, gagawa ko ng separate vlog tungkol dito. And ngayon, yung cruise muna talaga focus natin. Ayan guys, finally nakita ko na. So doon natin yung kiklaim yung ticket dyan sa area na yan. Tabi siya guys ng Don Quixote. Hello guys, sold out siya today. Wala tayong choice, bukas na lang. Sayang naman. So ito yung mga ano oh. Time ever guys. Kung wala kayo Osaka Amazing Pass, so yung adult 1-2, student 800, para feeling ko hindi applicable sa atin yung mga foreigner. Wow, foreigner. Just child 400. So ito yung time guys. So yung. So guys, dapat pala morning pa lang magpa-preserve na kayo ng ticket doon kasi 10 AM siya nag-o-open. Tapos pwede kayong mamili ng slot if ever na gusto yung PM kayo magpupunta ganun para naka-reserve na yung seats and tickets niyo. So yun guys, tomorrow
tatry nating maaga magpunta dito, then magre-reserve tayo agad. Pero PM session din, I mean PM ride din, para hindi mainit. Init-init nga ako kahit ngayong PM eh. Okay, so itutuloy ko na lang to bukas, and for now, uuwi na muna ako sa hotel. Then yun, maraming salamat guys!